morning mga ka-sunshine! Welcome to my channel, Guansing Family in Canada. So today's vlog ay i-share ko sa inyo ang third attempt ko sa ICBC Practice Knowledge Test. So yung dalawang attempt ko is failed because yung una, overconfident ang kasansyay nyo. Pagdating ko pa lang kasi dito sa Canada, that was July 6, 2019, nagpa-drive agad ako kay Kapitan. Sabi ko, dalhin mo ko doon. At mag-e-exam na ako agad ng driving kasi excited ang kasansyay nyo na mag-drive ng four wheels. So, yun. Kahit wala akong practice ng exam, nagpunta ako doon at nag-take ako ng exam. So, yun. Ang kasansya nyo, lamindang. Kasi, English na. Tapos, talagang tricky yung mga question. Tapos, yung mga answer, magkakalapit talaga sila. Mahihirapan kang mahihirapan kang piliin kung alin yung best answer kasi multiple choices naman siya. Kaya, yun, umuwi tayo ng, alam na natin na hindi matatapos ng maayos yung exam, kaya minadali ko na. At second time, yun, nag-review naman ako. Siguro after 4 months, nag-try uli ako na mag-exam ng driving knowledge test. Naka 35 ako. Yung 15 question doon, hindi ko alam. So, talaga inabot ako doon ng ilang oras sa pag-iisip ko ano talaga yung mga best answer. Nung namali na ako ng 41, nag-shutdown na ang computer. So, ganun talaga dito. Kaya, hindi ka pwedeng basta-basta humawak ng manibela para mag-practice. So, yun na nga. For ngayon, sana makapasa na ang kasansya nyo. At ibibideo ko yung pwedeng ibideo, pero yung talagang exam, bawal. Bawal ang cellphone, bawal magtanong kung sa katabi, bawal magsalita. Kaya, hopefully, nakapag-review naman tayo nitong mga nagdaang araw. Tapos ngayon, papasilip ko sa inyo kung ano yung nire-review ko. Okay? Meron ng camera. Yan! Yan yung mga nire-review. May nire-review na, kaya lang sobrang dami talaga niyang question. Oh. Yan. Continue! So, mamaya, may 50 questions. Kailangan naka-40 tayo ng tama. Pagka natama mo na lahat, kahit may natitira pang question, magko-congratulation na daw yung computer. So, napaka-high-tech talaga dito. Hindi mo pwedeng dayain. Walang makakalusot na magdadrive na walang license. So, medyo nilinervyos tayo kasi pang third attempt na natin to. Buti pa nga nung first attempt ko eh, hindi talaga ako nilinervyos. Kasi nga akala ko ganun lang easy, multiple choice, kaya kong piliin kung alin dun yung best answer, pero tricky. So, yun na nga muna ngayon at 30 minutes na lang magpapahatid na tayo kay Kapitan. Natutulog pa sila si Kapitan. Okay, bye-bye! So, bye-bye! Okay, nagpahatid na tayo kay Kapitan dahil 10 minutes na lang appointment time ko na. Malapit lang naman yun. 2 minutes drive nga lang yata. My heart beat so fast! Okay.
mensahe ng tawag. A few moments later. Yun, mga ka-sunshine! Nakapasa tayo! We did it! We did it! Oh, sisaya ko! Pwede na tayo mag-practice ng driving at magpa-book ng road test. Okay? Inantay lang natin yung sundo ni Kapitan. Dito ako sa downtown. A few moments later. Nasa bahay na tayo! Woohoo! Tanggal na tayo ng mask. O yan. So sabi dito, si Lucille ay 85% pasado. At anytime pwede na ako mag-road test. Dahil nga, since 2010, may lisensya na ako sa Pilipinas. Pero motor lang yung ating dinadrive. Pero ina-assume nila na marunong na ako sa four wheels. Kaya, pwede na raw akong tumawag dito at magpabook ng road test. Yan. So, bye-bye! And kung sino man ang mga hindi pa nakasubscribe, please like and share. At, yun! Ito nga pala yung treat ng aking anak. Pakita ko sa inyo. Yan! Tim Hortons! Yan ang libre sa akin ng anak ko. Okay, merienda na kami kasi talagang hindi pa ako nag-almusal. Thanks God! Thanks sa lahat ng nag-pray na. Thanks Wendy, sa teacher ko sa Zoom class. Ginudlock niya ako ngayong umaga. Thank you, thank you. Bye-bye! See you on my next one!